Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan. Ngayong gabi, muli tayong magpapatuloy sa ating pag-aaral. Subalit bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amin pong iniimbitahan ang inyo pong pangunguna ng Banal na Espiritu sa amin pong pag-aaral ngayong gabi. Nawa, maunawaan po namin at makatulong ito sa aming araw-araw na paglilingkod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong topiko ngayong gabi, ang kahalagahan ng kalinisan sa sarili. So, ito po ay ating pag-aaralan dahil ito po ay kailangan, lalong-lalo na tayo ay nasa panahon ng pandemya. Ano po, isa sa protocol ay ang hand washing at ang iba pang kalinisan. Kaya mahalaga po na ito po ay ating pag-aralan ngayong gabi. According po sa hygiene expert, titingnan po natin ang kanilang pinag-aralan tungkol po sa hygiene. At ito po ang ating tatalakayin ngayong gabi, ay sinasabi po na maintaining personal hygiene is necessary for many reasons. So, ang una po ay personal, social, health, psychological, at iba pa pong mga bagay. So, keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development and spread of infections, illnesses, and bad odors. So, makikita po natin na malaki ang maitutulong ng maintaining personal hygiene or ang pagpapatuloy po sa sariling kalinisan. Now, ang ating pong sarili ay mayroon pong tinatawag na body image. Ano po ito? Body image influences self-esteem, confidence, and motivation. Those who already have a low self-esteem, and especially those with depression, often neglect personal hygiene, which perpetuates the problem of poor body image. So makikita po natin nakakatulong ito sa ating personality. Ano po? Pangalawa po, social reasons. Tayo po ay laging nakikipagsalamuha sa iba. Sabi nga po, most people hate to be talked about, especially in a negative manner. By ensuring that our body is clean and well-presented, we are more assured of projecting a positive body image that reflects our personalities. So, kapag tayo po ay malinis sa ating sarili, ay talagang makikita po natin na yung mataas yung ating confidence. Ano po? At minsan ay naiiwasan natin na pag-usapan tayo ng iba, lalong-lalo na ang tungkol po sa ating hygiene. So, ang sabi nga po, ganun din sa mga bata. Ang ating mga bata ay dapat turuan ng kahalagahan ng paglilinis sa sarili. At kung paano ito maaabot sa kanilang maagang edad. Ano po? Ang sabi po ay malaking tulong ito upang maiwasan din nila na sila ay bulihin, hindi lamang ng kanilang mga kamag-aral or kahit saan siya makakapunta at mga kalaro nila. So, mahalaga po na ang mga bata ay naituturo din natin ang paglilinis sa sarili or hygiene. Ang pangatlo po ay yung kalusugan. Ano po, lalong-lalo na ngayon, laging inuulit-ulit ang paglilinis, ang paghuhugas ng kamay. Ano po, sabi nga po, poor hygiene can lead to poor health. If you have cut yourself, the wound should be clean and dressed suitably. This can help reduce the risk of infection and pain. So, makikita po natin na talagang ang hygiene kahit nga sa nasugatan, ay kailangan mong linisan. Ay lalong-lalo na paka kahit walang sugat sa ating mga katawan, ay kailangan manatili pong malinis upang yung ating mga bakterya
Kagaya sa ating kamay ay prone yan sa bakterya dahil maraming hinahawakan ang ating mga kamay. So, kung yan ay malinis ang ating at lagi nating nagninilkatir tayo sa ating mga kuko, ay hindi po makakatira ang mga bakterya, ang mga viruses, ano po, na pwedeng mag-cause ng mga sakit kapag yan po ay makapasok sa ating katawan. Kaya, yan po ang kahalagahan. Ano po, ang pangatlo po ay yung health reason. Ang sabi nga po, hand washing cannot be emphasized enough as the simple action can prevent plethora of illnesses and disorders developing. So, parang practical. Ano po, hindi na masyadong dapat na ipaalaala. Although ngayon, laging ipinapaalaala. Ano po, na tayo po ay may pandemya, laging maghugas ng kamay kung galing ka sa palengke, bago umuwi, bago pumasok ng bahay, or kaya nasa bahay ka, maghugas ng kamay. Maligo, ano po? So, yan ang laging sinasabi. Many people forget to wash their hands after using the toilet or before handling foods. This can cause a great deal of illness and even death. Kaya, ito po ay kahit hindi na natin i-emphasize, practical. Ano po? Bago tayo maghahanda ng pagkain, bago tayo pupunta sa ating tulugan, ay ano po? Kinakailangan ay lagi pong naglilinis or kaya naghuhugas. Ano po? Ang apat, psychological issues. By being well presented, clean and tidy, people can feel more confident, especially in social situations. Our chances of succeeding either in work or social settings or even with the opposite sex can be altered by maintenance of good hygiene. Ano po? Sa ating pakikipagsalamuha, mga minamahal na mga kaibigan, ay kailangan na bago tayo umalis ng bahay, siguraduhin nating nakapagsipilyo tayo, nakapaligo tayo, nakalinis tayo, ano po, upang mabuti ang impression sa atin. Ano po? At tayo naman ay talagang iniisip natin na okay tayong makisalamuha sa kanila. Sabi nga po, maintaining hygiene practices helps to reduce the risk of ill health. But equally important affects how we and others perceive ourselves and can influence our level of confidence. Ano po? Ang kalinisan ay hindi lamang sa ating sarili, kundi kung ano din ang iniisip ng iba para sa atin. Siyempre, kung tayo ay mabango, kung tayo ay malinis, ay marami ang gustong makasama tayo. Subalit kapag tayo po ay talagang pumupunta sa lalo-lalo na sa mga social gatherings na parang hindi tayo handa o hindi tayo nakapaglinis ng ating sarili, ay minsan po ay nahihiya tayo. So, at iba, minsan ang tingin ng iba sa atin, especially kung mayroon silang mga naaamoy na hindi po maganda sa atin. Kaya, yun po. Now, ano po yung mga bagay na kailangan nating linisin sa ating katawan? Parang ito po ay pang-elementary. Pero, ito naman po ay maaring makatulong din. Na pwede nating ulit-ulitin, ano po. Sabi nga po ay yung ating buhok ay kailangan laging maayos. Ano po? Sabi nga po, dirty head, hair does not actually cause many health problems. It mostly for appearance factor that keeping hair clean is a good idea. Ano po? Bagaman hindi masyado doon sa ating kalusugan, ano po, pero kapag ang ating buhok ay malinis at maayos, ay nakakadagdag ng kagwapuhan, nakakadagdag ng kagandahan. Ano po, kapag ang ating buhok ay maganda ang pakaayos. Dahil ang sabi nga po, at some points of your life, especially in teenage years, and at times of hormonal change, hair can become greasy or more easily. So, kaya
kinakailangan po na ito ay laging mini-maintain. Ano po? Dahil normal yan na nagiging greasy minsan, madalas ang ating buhok sa ating ulo. So, sabi nga po ay minsan nagkakaroon niya ng dandruff. If you suffer from dandruff, try the various shampoos available na hindi nakakapagpadami ng dandruff, o kaya ito ay nakakatulong na maalis. Ano po? At ang sabi, ito po ay malaking bagay na ito po ay ating laging tinitingnan. Ano po? Yung mga head lice, ano po, are highly contagious if left unattended. Kaya mahalaga po na mayroon tayong pangalis niyan, o kaya pinapaalis natin upang wala pong nakikita kung ano-ano diyan sa ating mga buhok. Yung pag-maintain po ng ating mga ngipin, yung ating mouth, ano po, dahil lahat ay maraming tayong ipinapasok, ay diyan naman nagkakaroon ng mga raming bakterya. So kapag ang sabi nga po ay kailangan na sa isang araw ay 2 beses tayo mag-toothbrush. So minimum, ano po, mas mabuti na sakain natin 3 beses, mas maganda, ano po. But at least po sa isang araw ay hindi bababa sa 2 beses na tayo po ay magbabrush ng ating teeth. Ano po, dahil ang sabi nga po, smelly breath sometimes despite good brushing or a thought will succumb to decay. If left untreated, this can spread and infect your gums. So bad breath can be the sign of gum infection. Make sure you visit your dentist regularly to keep a check up on it. Ano po? Dahil isa po sa bad breath ay ito pong tinatawag nating halitosis. Ano po? Ang isaw niyan po ay hindi lamang galing sa ngipin, kundi galing din po sa ating tiyan. Kaya kinakailangan po na lagi tayong hydrated. Ano po? Kinakailangan marami tayong iniinom na tubig upang yung tamang sukat ng tubig sa isang araw ay dapat yan ay mainom natin upang yan po ay maalis, ano po, ang mga masamang amoy na minsan ay galing din po sa ating tiyan. Ano po? Number 3 na kailangan po nating titingnan ay yung mga areas prone to odor and fungal infection. And sabi nga po, maging sa lalaki or maging sa babae, kagaya po ng mga genital areas, ano po, yan ay kinakailangan laging malinis. Ano po, maging sa lalaki o kaya maging sa babae. At kinakailangan naman po na yan ay linilinisan ng tubig or kaya po hindi masyadong mga strong na mga sabon. Iiwasan din natin yung mga strong na mga sabon dahil yan ay mayroon pong mga good bacteria na maaring maka-apekto at mawala yon, ay doon nagkakaroon ng infection. So, yan po ay kinakailangan din laging linilinisan. Ano po, nami-maintain natin ang kalinisan. Now, smelly feet. The feet contain lots of sweat glands. If feet are confined in socks and shoes, the sweat has nowhere to evaporate. And the skin bacteria will, in effect, attack too, causing cheesy aroma. So, mahalaga po na yung ating paa ay laging linilinisan. Isa po sa pwede natin gawin sa ating paa, maglaga tayo ng tubig, lagyan po natin ng asin. Ano po? Yung kaya nating init at ilagay natin doon yung ating paa in 30 minutes. Pero yung mainit na tubig ay mayroon pong asin. Yung kaya nating init, ilagay po natin doon upang yung mga bad bacteria na nagkukos po ng hindi magandang amoy sa ating mga paa ay maalis. So, paminsan-minsan, siguro po twice a month, gagawa tayo ng ganyan, ay maiiwasan po natin ang smelly feet. So, dahil iyan naman po ang ating mga paa ay maraming sweat glands. Diyan lumalabas yung ating mga
mga pawis na nagkukos po ng hindi magandang amoy. Now, kung yan ay nababarahan pa ng mga medyas, ano po, at lumalabas dyan, at yan ay nakukonfine sa isang lugar, ay makikita po natin na magkakaroon ng hindi magandang amoy. Marami pong cause ng hindi magandang amoy sa paa, kagaya ng athlete's foot. Athlete's foot is a fungal infection that causes itching, flaky skin, and sometimes a sore and red rash. It is highly contagious and can be unsightly. So, there are plenty of products available to combat athlete's foot, but you should check with your pharmacist. So, mahalaga po na iyan ay ating ina-address. Ano po, mga minamahal na mga kaibigan, lalong-lalo na kapag tayo ay pumapasok sa bahay, ano po, at hinuhubad natin ang sapatos, kung yun ay hindi may magandang amoy, ay madidisturb tayo. So, yun po ang ating mga dapat na alalahanin. Itong ating dinidiscuss, minamahal na mga kaibigan, ito ay mga practical, but sometimes, ito ay malaking epekto kapag hindi po natin laging ina-address. Ano po? So, sa ating pamumuhay, ay ating pinag-aralan ang kalinisan sa sarili. Ano po? Alam niyo po mga minamahal, hindi lamang po sa physical cleanliness or sa ating hygiene. Ano po? Personal hygiene. Ang personal hygiene natin mga minamahal, pagdating po sa ating pong spiritual hygiene. Ano po? Or pagdating sa ating spiritual na kalinisan, mayroon pong sinasabi ang banal na kasulatan na mahalaga din po sa atin ang magkaroon ng spiritual hygiene. Ano po? Kung tunay na mahalaga ang physical hygiene, ay mahalaga po din ang spiritual hygiene. Tingnan po natin mga minamahal kong mga kaibigan kung gaano ito kahalaga. Isang araw o sa isang yugto, sa isang pagkakataon, ay isang lalaki ang lumapit kay Jesus. Siya si Nicodemus. Siya po ay nagtanong sa ating Panginoon. Tinanong ni Nicodemus si Jesus kung papaano maligtas at makapasok sa kaharian ng langit. Ng langit. So, sumagot si Jesus sa kanya sinabi sa John 3, chapter 3, verse 3. Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So mga minamahal ko, kung ating titingnan ang ating spiritual hygiene, ano po, ay gumagamit din po ito ng tubig. Ano po, subalit ito ay kalinisan sa spiritual na bagay, na aspeto. Kaya ang sabi po, napakahalaga pala nito. Dahil ang sabi po, mga minamahal kong mga kapatid, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sino po sa inyo ang gustong makapasok sa kaharian ng Diyos? Mga minamahal kong mga kapatid, kahit kayo ay pupunta ng Amerika, pupunta kayo ng ibang bansa, kailangan niyo po ang passport. So dito po mga minamahal kong mga kaibigan, tatandaan po natin ang requirements ng ating Panginoon sa pagpasok sa kaharian ng langit, sa pagtanggap natin sa Kanya, ay kailangan natin mga minamahal ko ang tinatawag na bautismo. Kaya kung bakit ito ay pinag-aaralan natin, dahil kung mahalaga po ang personal hygiene o ang kalinisan sa sarili, ay parte po ito ng kalinisan sa sarili natin sa espiritual na aspeto. Kaya patuloy po tayo.
kung ito ay mahalaga dahil ito ay binanggit ng Panginoon. Ang ating Panginoon ay nagbigay po siya ng komisyon o sinugo niya ang mga disipulo. Ang sabi niya po sa Matthew 28:19, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So mga minamahal kong mga kaibigan, ang Panginoon, pagkatapos na sabihin niya na ang bautismo ay mahalaga, sinabi niya naman dito, nung siya ay nagkaroon ng komisyon sa mga disipulo, sinasabi na niya na kinakailangan talaga sila ay inyong turuan at bautismuhan. So mga minamahal kong mga kapatid, ganun kahalaga ang bautismo para sa ating Panginoong Jesus. Iyan po ang ating pinag-aaralan na ang sabi po sa Marcos 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So makikita po natin mga kaibigan, ang sabi noong una kay Nicodemo, hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Sabi naman sa Marcos 16:16, ang sabi, kung tayo ay sumampalataya at mabautismuhan, tayo ay maliligtas. At kapag hindi po, sumampalataya, parurusahan. So mga minamahal, kapag hindi ka sumampalataya, ay hindi ka rin magpapabinyag. At kung hindi ka magpapabinyag, ang sabi po, ay parurusahan. Kaya ito po ay ating pinag-aaralan, mga minamahal kong mga kaibigan, upang makuha natin talaga, dahil gusto man natin ang makapasok sa kaharian ng langit. Kaya ngayon, ating pong pag-aaralan, patuloy ang sinasabi ng banal na kasulatan. Alam niyo po yung ipanganak sa tubig at espiritu, ito po ay tinatawag na bautismo. So ang bautismo sa banal na kasulatan, sa Grego po, ang tawag niyan ay baptizo. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito ay paglulubog o ilubog sa tubig, or sa English po ay immersion. So makikita po natin noong sa New Testament, paglubog sa tubig o immersion ang tunay na binyag sa Biblia. Kaya makikita po natin si Jesus ay bininyagan ni Juan. Saan po bininyagan si Jesus ni Juan? Sa tubig ng Jordan. Kaya makikita po natin, pumunta doon sila sa river upang binyagan ang ating Panginoong Jesus. Now, ang tanong po, paano bininyagan si Jesus? Wisik ba? O lubog? Ano po ang sabi sa Marcos 3:13-17? Nang magkagayon na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan, upang siya ay mabautismuhan niya. Verse 14, datatwa't ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ay naparito sa akin. 15, sungunit pasagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran ng magkagayon, pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito'y nangagbuksan sa kanya ang mga langit. So pagkatapos na mabinyagan ang Panginoon, umahon sila sa tubig. So kung yun ay wirsik at wirik, mga minamahal ko mga kapatid, ay bakit pupunta pa sila sa ilog? So kaya dahil sa Grego, sa original na ng banal na kasulatan ng New Testament, ang tawag sa bautismo ay paglubog, kaya tayo po ay naniniwala. Nung sila ay nasa Jordan, si Juan ay ilinubog si Jesus sa pamagitan ng sa paggawa po ng bautismo. So kaya pagkatapos noon ay nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapate at lumapag sa kanya. At sa verse 17, at ang sabi po, at narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi,
Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Mga minamahal ko, mga kapatid, napakahalaga po na tayo ay mabautismuhan sa tubig dahil ito ay rinirecognize ng langit. Nung pagkatapos na si Jesus ay mabautismuhan, mayroong agad recognition coming from heaven. Ang sabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ganon din ang mangyayari niyan sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. Sa ating pagpapabinyag ay itinatalaga natin at ipinapasakop ang ating buong buhay kay Jesus. Kaya, dahil dito mga minamahal kong mga kapatid, tayo din ay welcome sa langit kapag tayo po ay nagpabinyag. Makikita po natin na kapag ang tao ay nabinyagan, nabuksan ang pintuan ng langit para sa kanya. Maririnig ang tinig ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak. Welcome. Ano po? So ito po yung welcome sa atin doon sa langit, mga minamahal ko, mga kapatid. So ang tanong ngayon, kung si Jesus ay nabinyagan sa pamagitan ng tamang binyag ng paglubog, gusto ko ring mabinyagan ng katulad ng binyag niya na tawaging sinisintang anak ng Diyos. Alam ko, mga minamahal ko, mga kapatid, ito rin po ang ating nais. Dahil kung sinsiro tayo na gusto nating makarating sa kaharian ng langit, ay gagawin natin ang requirements na sinasabi ng Panginoon sa pamagitan po ng binyag. So, tingnan po natin madali. Sabihin natin, ako ay nabinyagan na nung ako'y sanggol pa. Kumusta ang binyag sa sanggol? Si Jesus ay itinalaga sa templo nang siya'y maliit pa. Hindi ito binyag. Bininyagan siya sa Jordan ni Juan. So mga minamahal ko, mga kapatid, ang binyag po ay paglubog. Ang bata ay hindi po yun binyag. Yun po ay dedication. Ano po? Dinededicate ang bata at ito po ay ilinalapit kagaya sa ating pong Panginoon nung siya ay maliit pa. So, makikita po natin na sa prerequisite po ng binyag ay nandoon ang una po ay kinakailangan muna tayong manampalataya. Ang sabi po sa Gawa 16:31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoon mong Diyos at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Mga minamahal ko, pangalawa, repent. Magsisi tayo. Ano po ang sabi sa Gawa 2:38? At sinasabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan. So pangatlo po, learn the teaching of Christ. Itong tatlong ito, wala po ito sa bata. Itong requirements before baptism, wala po ito sa bata. Kaya ay papaano siyang bibinyagan kung hindi niya pa po ito alam. Kaya ang sabi po, kinakailangan na siya po ay mayroon ng alam bago po siya bibinyagan. Kaya yun po ang sinasabi, mga minamahal ko, ng tungkol sa binyag na sinasabi po ng banal na kasulatan. Ngayon, mga minamahal kong mga kaibigan, pinag-aralan natin na lubhang kailangan ang binyag para sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kung ito'y lubhang kailangan sa kaligtasan, mga minamahal kong mga kaibigan, ano po ang inyong iniisip ngayon? Ano po ang inyong desisyon? Pagkatapos na malaman natin at marinig ito, ang sabi po sa Hebreo 3:7-8, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Mga minamahal ko, ang sabi sa Apokalipsis 3:20, narito ako'y nakatayo sa pintuan, tumutuktok, at kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. Mga minamahal kong mga kaibigan, ang ating Panginoon tumutuktok sa ating puso. Nais niya na tanggapin natin siya. Nais na tayo'y sumampalataya sa kanya. At kung nais natin, mahalaga po na daanan po natin ang binyag na sinasabi ng ating Panginoon.
Ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi sa banal na kasulatan, pagkatapos na marinig natin ito, huwag nating pamagtigasin ang ating mga puso. Nais niyo po bang tanggapin ang ating Panginoon? Nais niyo po bang makapasok sa kaharian ng langit? Mga minamahal ko mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan ang requirements ng ating Panginoon, ang kahalagahan po ng bautismo para sa pagpasok sa kaharian ng langit. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa oras pong ito kami po ay nagpapasalamat na ibinigay niyo po sa amin ang kahalagahan ng personal na kalinisan. At ganun din po sa aming espiritual na kalinisan. Kailangan po namin malinisan sa aming mga kasalanan upang kami po ay walang hadlang na patuloy na inyo pong tanggapin diyan sa langit na bayan. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa inyong kaligtasan na dahil po sa mahalagang dugo ng aming Panginoon, kami po ay makakarating diyan sa kaharian ng langit at mapapatawad ang aming mga kasalanan. Subalit dakilang Diyos, amin pong idinadalangin ang aming mga kaibigan. Tulungan po sila sa kanilang pagdedesisyon. Nawa Panginoon, sa amin pong paghihintay sa at paghahanda sa inyong malapit ng pagdating, ay hindi po makalimutan ng aming mga kaibigan ang isang requirements na iyo pong hinihingi, ang bautismo. Salamat po dakilang Diyos sa inyong pagdinig ng aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you very much po mga minamahal na mga kaibigan. Good night po and God bless you. Sa sunod pong pag-aaral, bukas na gabi ay magpapatuloy po tayo.